Having the way that she likes to have me be confident in this house about what happens. I am one of us, so am I, God, and you do my brothers and sisters. And I am the sister, and I am the sister of your wife. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. Defer to one another out of reverence for Christ. Wives should be submissive to their husbands, as if to the Lord, because a husband is head of his wife, just as Christ is head of his body, the church, as well as his Savior. As the church submits to Christ, so wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives as Christ loved the church. He gave himself up to her to make her holy, purifying her in the bath by the power of the word to present to himself a glorious church, holy and immaculate, without stain or wrinkle or anything of that sort. Husbands should love their wives as they would their own bodies. He who loves his wife loves himself. Observe no, he nourishes it and takes care of it as Christ cares for the church, for we are members of his body. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall cling to his wife, and the two shall be made into one. This is a great foreshadowing. I mean that it refers to Christ and the church. In any case, each one should love his wife as he loves himself. The wife, for her part, showing respect for his husband. The word of the Lord. Thanks be to God. Your children like all.
Behold, yours is the one blessed who fears the Lord. The Lord blesses you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Happy are those who fear the Lord. Happy are those who fear the Lord. Jesus said, "Well done, servant of God, in the temple. To what shall I liken thee? It is like master sends a man to and planted in his garden. It grew and became a large shrub. The birds of the air nested in its branches." He went on. To what shall I compare the reign of God? It is like this is a woman who took the three measures of God until the whole mass of God began to rise. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sambo niya ang tulad ang kahalagan ng Diyos. Yung pangyayang na ipinapahayag kay Jesus sa mga Hudyo. Kaya siguro po ngayong kapanahonan na ito ay maaaring ito rin ang mga kadalunan sa ating mahiyaring tulad ang paghahari ng Diyos sa kasalukuyang panahon na kung saan ay tayo ay hinahawak na makabagong panahon at hinahawak na maraming mga pagkakataon. So kaya po bahagi ng kinahilangan natin pagnilag-ilagan ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Sabagal, tumisan ang pinabasyon namin ng tao ay ang kaharian sa daydream na ito. Sabag ko minsan mahirap ipaliwanag kung ano ang kaharian ng Diyos. Sabagat hindi matatagpuan sa daydream na ito. Out of this world. Pag sinabi namin paghahari ng Diyos. Bagaman mayroon paghahari tulad katulad ng puti ng mustasa, katulad ng pampalsa, libatuna, yun yung mga ginamit ni Jesus noong kanyang kapanahonan
per un concreto situazione. Na pamit na nalitaya ako lang ang tapusan ay naghahanap ng paliwanag ng halimbawa sa kasalukuyang panahon pag pinag-usapan natin ang pagkahal ng Diyos. Siguro, isa ang nakita po natin ay yung feeling of contentment. Yun ay isang pamamaraan na makita natin na ito. Ito yung pag-aari ng Diyos. Sapagkat hindi nababasa sa dami na kung ano mayroon ka. Kung hindi nakabase, kung ikaw ba yung kontento. Kasi yun yung kahayaan ng Diyos. Makukontento ba? Makukontento ba? Hindi kung ano yung marami sa iyo. Kasi mahalang marami ka. Pero hindi ka kontento. Ang hindi pagkahalo ng Diyos. So kaya din po, ay ito ay nanginahanap ng tao sa buo ng aming ginagawa. Paano ba natin masasarap sa kanila lang ito? Ito yung paghahari ng Diyos. Ito yung may tungkulan natin sa kasalukuyang panahon. Ito yung tinatawag natin na maliwanag na tayo pinagdahalian ng Diyos. Ang kinakailangan nyo po, ano, isa din ang natin ay may paliwanag natin, lalo na sa makabagong henerasyon. Sapagkat ito, kung isa sa atin ay patakon nila maintindihan na contentment, isa sa atin o God's kingdom, kapag ang sa paligid niya may walang nakukontento. So, kinakailangan, may mga tao na maliwanag sa kanilang buhay. Ito ang mga parahal ng Diyos. Kasi bakit? May mga tao na kukontento. Posible siguro yung parahal ng Diyos. When you are contented, kahit na siguro sa kasalukuyang panahon, wherein hindi may ibigay ang lahat ng bagay sa daigdig na ginagalawan mo. Pero, contento ba? Kasi hindi yun ang hinahanap ng mga kasalukuyang panahon. Nasa ang pag-aari ng Diyos. Pwede sabihin siguro natin na, when you feel contented. Pero walang kwenta ito. Kung tayo mismo, hindi marunong makontento. Kasi bakit? Nasaan? Nasaan ang pag-aari ng Diyos? So, sabi na natin, yung pag-aari ng Diyos is something that is out of this world. Saan ba? Kahit pa paano, makikita niya ano mayroon dito sa daigdig na ito. Na masasabi natin na ito yung pagkakalim ng Diyos. Kaya tayo hinahanapan. Hinahanapan tayo na maliwanag na pagkilos ang ito. Kapag pala tayo ay makukontento, ay baka maniwala na yung tao na talaga pala pwede yung pagkakahayaan ng Diyos. Sa mga pinakita sa mga tao, na kahit nasa
sinasabuhay ng panahon. Mga maliwanag na saksi na talagang naroon ng pagkakali ng Diyos. Kaya, ano yung kinakailangan na yung binipansin? To become the witnesses of the presence of the kingdom of God. At marami po. Marami po pwede maging mga buhay na saksi ng paghahari ng Diyos. At yung hapon yung ibigay sa atin nila yung hapon. Sana po, kahit man lang ang ilang sa mga bagay nito, kung hindi man lang, ay makita sa atin. Para lang, posibilidad na talaga mayroong paghahari ng Diyos. So, para it is possible, dito na nakikita sa lahat ng ginagawa natin. Na maliwanag na ako, ito yung pagkakabi ng Diyos. Na hindi sa paghahari ng tao. Na hindi sa pamahalaan na ibibigay ng daigdig na ito. Fisa po yun, contentment, ano pa? Forgiveness. Mercy, alam lang ang tawag nito. Pinag-iwan natin ang extraordinary tribulation of mercy. Kasi kung tao ito'y maawain, kayang maawain. At pwede po ng pangyaya ko kung nakaraang linggo na ano yun, ililingkodin natin na yung mercy ay kakibag ng humble. So, kapag tayo rin ay nagpapakababa, kaya na umisa na sila ng dating na ito na wala ginawa kundi magpayabangan. Posible nga na naandiyan yung kaharian ng Diyos. Why? Yung mga tao marunong magpapababa. So ito po, ang katarungan na ay maging bahagi ng ating pagkilos na nawa, kasi maraming tao nagkahanap. Kaya, huwag tayo magkakaroon, bakit may mga tao nawawala ng pananampalataya? Why? Because, hindi nila makita the possibility of the right of God. Why? There are no witnesses. Kaya maniniwala tayo sa pagkakari ng Diyos. At sana ay tayo ay maging maniwala na saksi ng mga elemento na nakikita natin at nais natin makita doon sa kakari ng Diyos. Ang mga elemento ay napanggit ko lang. Pero yun yung ako na nakikita ko natin. Ako ba ay nakikita ba sa akin yung pagkahari ng Diyos? At nakikita ko rin ba na talaga ba posible yung pagkahari ng Diyos?
Though we pray, O Lord, that our offering will be to your majesty, that whatever is done by us in our service will be directed above all to your glory. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Keep on your hearts. Keep on your hearts. Let's give thanks to the Lord our God. The Easter revival of the Gospel of the Lord's Appearance and all the Lord's Appearance of the Lord's Appearance. Lord, all the power of my life and my God, for just as through your beloved Son, you created the human race, so also through him you create goodness to for me and you. And so it is right that God, your Creator, Savior, all the living praise you, and all your saints with one heart bless you. Therefore, we do extol you with all the angels, as in joyful celebration, we acclaim. Have mercy on us all, we pray that we are blessed and worthy, may the Mother of God,
Saint Joseph and his spouse, with apostles, Saint Martin the Forest of the Saints, where please you call me this, and make the voice of the light and the praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, of glory and honor is yours forever and ever. Amen. That we be living witnesses of the reign of God. Yeah.
always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and allow us for the great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God regarding this hour to ask your intercession. We ask you must come to defend us and assist us for your face in heaven. When you will be on earth, you spend your life loving God and loving God. Now that you live in the presence of God, intercede for us and bring the divine position to give help for the body. Amen. May your sacraments, O Lord, be very perfect in us. What lies within them, but what we now celebrate in silence, may we one day possess it through Christ our Lord. Amen. Yung aking buong patuloy na imbitasyon para mo sa aming buong pagdodobela, sa aking patron sa Malino Boles. Sana po ay makasyam na araw din tayo. Sana po kasing dami na kahit mo sa nakalaki na mga nagsisimbang gabi ay yung ding mga nagdudubay ng isang party ay mauukoy na sana. So, pero yun ang ating paanyaya. Masabi na po natin kung mayroon mo kayong kahilingan, ito yung magandang panahon ng aming panalangin. Ito man, anytime pwede kayo magbibin ang isang martin for 9 days. Pero, lalong-lalong na ako ngayon sa kanyang pag-istahan. So, madalaman ang panalangin ninyo sa loob ng isang naaraw na ito. At yan, sabi ko rin ako, sakali man yung pagkaloob sa inyo ng Diyos, hinihiling din po ng parokya na isulat ninyo yung inyong kwento o ibigyo ninyo and then pakisubmit po sa ating opisina para maging bahagi mo ng aking mga witness ng aming pananampalataya na maliwanag na kumilos yung kamay ng Diyos sa tulong ng isang Martin Nicholas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Pagpalagi kayo ng mga pamilyari ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayroon.